Hi guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate this reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Kung kanino energy lang ito makuha dito. And Empress, more information sa'yo. May wish kang matutupad na mawala na yung mga schemes, deceit sa buhay mo. Ano to, yung mga schemes nila ay mag-backfire sa kanila. Na hindi na magtagumpay, hindi na magtagumpay. Na hindi na with a fool in reverse. Hindi. Na hindi magbabackfire. Babalik sa kanila. Kumbaga, hindi na sa'yo natama yung mga schemes nila, no? Kasi in reverse to eh. Sa kanila natatama yung mga schemes nila. Kumbaga, parang, yeah. Sila namang problema. Sila ang magbit-bit ng mga pikto ng schemes nila. Sila ang mapuno ng baggage. Sila ang papasan yan. Hindi ikaw. You're the Empress. Powerful yung energy mo. And very attractive, good looking. Pero with the Knight of Cups here, para bang nireject mo yung mga offers or ayaw mo na mga mag-o-offer sa'yo. No? You're not ready siguro for a lover or for someone new or from your past. But you're so good looking and may mga wishes kang matutupad. Ano pa yung mga wishes mong matutupad? There are wishes or may mga wishes kang matutupad. Ano itong mga wishes na to? Ano yung mga wishes na yun matutupad? Yung hindi na makapag take ng action, yung mga foolish na tao sa'yo. Yung hindi na sila makagawa ng mga foolishness. Because those were foolish people, they will be trapped forever. Na lahat ka nang gagawin nila sa'yo, lalo na yung, at itong mga tao to, magician, yung mga ginagawa against you, no? Lalo na yung mga spiritual na gawa, yung magician. Kasi mga maangas yan eh, mga superior. Pero may nangyayari ba sa buhay nila, may improvement ba sa buhay ng mga tao yan? Oh. Naging problema na yung buhay da, pero ano tumatong mga feeling superior, may trabaho naman sila, may hanap buhay, pero anong gusto nila, sila yung hari, mga ganon, o sila yung hari daw. Sila yung, ang gusto nila ay parang, ano ka, yung under nila, under. Hindi ganon kasi dito sa mundo to, hindi. Ang gusto nila ay, ano, apak-apakan ka. Ayun, apak-apakan ka nila. Hindi lang under, apak-apakan ka nila. Yung may ganyan kasing tao guys eh. So, ano to, may pinaplano sila. Oh. Ano ba yung nangyayari sa buhay nila? Ano ba yung may pinaplano sila against you? Always? Yeah. Kasi mga defensive yan. Para bang may mga saltik siguro sa ulo. Mga defensive. Why? You're confident, daring, bold, attractive, and talented, ano pa yung mga, so may mga insecurities yan eh, that's why, no? And nandiyan yung inggit, yeah, nandiyan yung inggit, because possible you're a personal giver, and you could able to give, provide, to share, kasi ibig sabihin, para bang may sobra sa'yo, sa kanila, ano ang buhay nila, with the world in reverse. There always a new beginning. Pag may nag-end sa'yo, there's always an opportunity and a new beginning in your life, no? Na sisimulan mo, a new opportunities na masisimulan mo. Bakit ano yung buhay nila, walang pagbabago, walang asenso, ganon. Yeah, walang asenso. Paano sila asenso? Hindi naman sila nakafocus buhay nila. Improve, pagpa-improve ng buhay nila. Yung iniisip nila, plano ng plano against sa ibang tao. So, yan. That's why sila naman problema. Yun yung mga taong
walang pangarap sa buhay. Wala yan silang pangarap sa buhay. Wala yan silang ambisyon sa buhay nila. Wala. Puro away, puro gulo. Ang gusto nila ay parang mga cursed souls, no? Parang mga Nephilim na cursed souls. Mga ganon. Cursed souls. Ganyan yung mga yan eh. Yeah. Parang katulad yun ng mga demonyo na cursed souls. Ang gusto ay away, gulo. Foolish nga eh. Foolish yan yung ginagawa eh. So, ano itong mga wishes mong matutupad na magagrant niyan? And with the lover's card here, ayaw na lang maging masaya yung love life mo din, no? Ano pa yung, so para bang gagawin nilang lahat para ano, yung hindi mo makasama yung taong totoong mamahalin ka, yung magiging masaya ka, yung magiging komportable ka, yung ganun. Gusto nila ng control. Ang buhay nila, hindi nila maintindi, oh. Hindi ka nila maintindi buhay nila, hindi ka nila pa-improve buhay nila, wala sinso nga. Di ba sabi kanila, wala sinso yung buhay naman yan. Oh. Kontrolin ka nila, bakit anong tingin nila sa sarili nila. Tao talaga. Tao, mga foolish yan. Hindi lahat ng tao ganyan. So yan. Ilan lang siguro yung mga ganyan sa mundo ito. Pero, timingan lang na merong ganyan sa lugar nyo. O siguro sa kakilala mo, no? Na ang gusto ay gulo, away, mga ganun. Ang gusto ay harangan or gusto ng challenge. Ay, baliw yung mga yan, baliw. Baliw. Hindi naman baliw. Hindi exempted sa parusa. Ang Diyos. ano yung mga yan? Feeling superior ng mga bopols. Hindi. Mga cursed yung souls na yan, ng mga yan na cursed. Cursed souls. Mga cursed yung souls nila. Ano yung mga yan? Mga nagka-cursed yung souls nila. Yeah. Parang walang katahimikan. Gusto ay gulo. Kapag challenge. Sabi ko na ba mga cursed yung souls na nag-cursed eh. Cursed souls. So, sana punta ng kaluluwa ng mga yan? Kasi nag-cursed. Impyerno. Langit. Lupa. Impyerno. So, sa impyerno punta naman. Bakit na-cursed yung souls nila? Ano yan? Kinurse na ng God? Ganun ba yun? Iwan ko, kinurse ng God. It's because of their attitude. Kinurse na yung family nila. Because ng God. Kasi yung God. Iba yan kay Jesus Christ. Jesus Christ ay Archangel yan. Si Angel Michael yan. Yan ang pag-alam ko. Pero, yun na nga. Lahat ng anghel ay son of God. Anak ng God daw yan. So, yan. Pero, tinatawag na son of God ng mga angels yan. And, si Jesus Christ, may unawa yan sa mga ganyan. Yung God, pagkasobrahan na, sobra-sobra na, yun. Tulad kay Satanas, kinursus Satanas, di ba? Kasi, traidor, sinungaling, ano pa? I don't know. Kung ano pa yung mga, ano yan? Rebellious. Hindi lang rebellious eh. Talagang masyado yung utak niya ka. Ano siya? Yung greedy, no? Greedy. So, ayan. And itong pamilya na to, bakit kinurse ng God to, madami silang piniperwisyo. Madami silang tao na sina-challenge. Gusto man nila ng challenge eh. Hindi, ikaw lang ang sina-challenge nila. Gusto ka nila i-challenge. Ikaw. Bakit anghel ka? Gusto nila i-challenge yung anghel. Hindi naman. Bakit kanila gusto i-challenge? Chosen one ka. Kadalasan chosen one ka.
Kasi yung mga, you know guys, yung mga chosen ones, parang na-irritate yung mga demonyong tao dyan. Kaya yung kinurse sila ng gado. Yung piyernong bagsak nila. Pati pamilya, oh. A whole family. Sabihin pa ng mga yan, masama yung God kasi kinurse sila. Ugali nila, mabait ba? Mabuti ba? Sabihin nila, tao lang sila. No. Dapat, wina-watch nila yung action nila. Hindi sila, malaya na mang-harm. Nagawin ko anong gusto nilang ikina-enjoy nilang kafulisyan. Kinurse na yung pamilya niya sa impyerno ng diretsyo niya. Cursed souls. Na-cursed na nga yan. Parang ano na yung utak naman yan. Lito? Lito ng utak naman yan. Na-cursed souls. Yeah. Parang palaging nasasaktan. Hurt. Walang dahilan. Mga ganun. Na-cursed na nga yan. Tsaka sa impyerno pambagsak na kaluluwa nila. Kasi ganun ang gusto nila. Chosen one ka, tapos you're chosen one. Pero dati ka bang angel din? Angel? Hindi. Hindi ka angel. Hindi ka angel. Chosen one. Hindi para pwedeng i-challenge yung chosen one ng mga tao. Kasi na-irritate yan sila para bang kinainis din nila yung mga chosen one. Ganun yan. Na-irita sila. Kasi nga, na-irritate yung inner demons nila. Mga demonyo nga kasi. Ganun yun. Basta mga taong demonyo na-irita sa chosen ones. You're chosen one. Kung kanino man to. Ang chosen one, tama yung pinagagawa niyan. Fair. Kaya, kung alam nyo unfair yung ginagawa nyo, ay don't expect na maging chosen. Eto, chosen one yung narundingan dito. Chosen one. Kanina mong reading to. May mga taong pinaginitan ka. Gusto ko i-challenge. Mga ano yun, mga demonyo tao. So, yung challenge yun, pinag-curse na sila. Wala siguro magawa sa buhay niya. Ilan yung chosen one? Madami yan ah. Mga 100, 1,000 or 400, 1,044, mga ganun. So, isa ka dun sa naridingan, chosen one. You're a chosen one. Isa ka sa maliligtas. Isa ka sa masasave. I don't know kung pati yung kasama na kasama or yung family. I don't know kung pati yung pamilya ng mga chosen ones ay masasama. Depende din siguro sa ugali. Pati. No? Kasi pipiliin nga yung mga maayos lang. Yun yung titira ulit dito sa mundong to. Yun na yung parang panibago. Vanish. Yun ang alam ko eh. Vanish yung mga nakatira dito. Eh. Pati yung evil spirits, mga demonyo. Vanish yan. Tanggalin niya lahat. Para pure na. Ma-purify. Pati yung air, ma-purify. Lahat ng evil. Negative, tanggalin. Baguhin na ito. Ito na yung maging Garden of Eden. Yun ang alam ko. Kasi, ang langit kasi, ano lang talaga yun nandun? Mga anghel. Hindi kasi pwede pagsamahin ng anghel tsaka yung mga tao. Kasi, yung mga anghel, malalaki yan. Baka pangainin lang kayo ng anghel. Mga dragon pa naman. Para mga beast yung karamihan sa anghel. Oh. Yung mga tao kasi mga parang mga katulad ng hayop na ginawa lang din. No? Para siguro kalibangan na ng Diyos. Kalibangan. Or creation. No? Creation. Or ng God. Ng God pala. Ng creation. Or para may titingnan. Matuwa siya na may ginawa siya ng something kakaiba, yung mga ganun, no? So, yan, yung maanghel talaga, malalaki yan, guys. Ito yung sliviatan, ang haba nun.
nasa 300 miles yung haba nun, o pagsamahin mo ang hill tsaka yung ano. Hindi, baka lamunin lang yung tao. Silibeta na nga ay ng tao yun. Paborito ng tao. At saka, o mga beast yan, yung mga anghel. Kapwa niya anghel, pinagkakain niya. Diba? Wala nang control. Ano yun, subspecies ng seraphim. So, hindi pwede po sabahin. Kasi iba yan sila. At, iba, ibang breed, ibang ano. Okay. Pero ang maghahari daw dito si Jesus Christ sa bagong mundo na. No? Ito na yung maging Garden of Eden, pagkaalam ko. Baguhin na ulit tong mundo nito. At yung mga napili, natitira ulit dito, yun na yun. Panibago na naman. Ay, ako. Pero itong pamilya na to, sa impyerno. Sus na ko. Gusto ko sinang challenge. Hindi mapanatag yung loob nila na wala sigurong ano, walang ginagawang foolish yan. Foolish kasi yung ginagawa nila. And kinders yung kaluluwa nila. Chosen one kasi kinakalaban nila. Hindi lang kinakalaban sinang challenge nila. Matarantado. Ano ba yung mga taong yan? Walang magawa sa buhay. Di dapat ganun. Hindi. Ano na lang yan? Kay kinner sila ng God. Kay chosen one. Hindi lang kinalaban. Sina-challenge nila. Baka nga ang hill, sina-challenge pa ng mga taong yan eh. Oh, gusto pa i-challenge yung ang hill. So, tutuusin, ano bang laban ng tao sa ang hill? May mga tao, katulad mga kukulang, gusto pa i-challenge yung ang hill. Ang hill yan. Isang ka-swipe lang kayo ng anghel, mga kulang. Wala kayong kalaban-laban kung, ano, di ba? Sa laki pa lang ng anghel, tao, litit lang. O, yung anghel, sipin nyo, si Leviathan, ang haba niya, 300 miles. Isang ka-smash niya. Isang ka-smash nga lang siguro yung isang, ano, isang lugar eh. Ewan ko, nakahaba yung 300 miles na. Ano mo? Malalaki naman yan. Hindi pwedeng pagsamahin sa langit yung ano, yung tao. Baka mapaka ng anghel. Tigok ng tao. Laki ng anghel, oy. Oh. Iba talaga. Iba yung mundo ng tao. Iba yung mundo ng mga spirit realm. Ano yung tawag dyan? Kaya, iba-iba. Okay. Hindi naman sa amin na maliit ko yung race natin mga tao, but pinapaintindi ko lang din, no? Na hindi kailangan maging malaki yung ulo. Hindi po tayo special na mga tao. Kasi we're just the creation. We must be happy na lang kung ano tayo na nabuhay tayo dito sa mundo. Hindi kailangan mo pa special treatment na para bang special treatment. No. Hindi sa Garden of Eden pala yan. Etong mundong to, yun ang pagkaalam ko. Pabaguhin to, tanggalin lahat ng mga evil spirits, mga demonyo. Eto na ulit yung titirahan ng mga napili. Ng mga pinili, natitira ulit dito. I don't know kung saan na. Mawala na yung mga ano. Mga ko, kung may makasama pa sa mga 144 na yun na mapili. Of course, yung mga chosen one, mababait yan, empathetic. Ano pa yung mga signs ng chosen one? Matulungin yan. Hindi yan salbahe, yung chosen one. Actually guys, iba yung definition ng salbahe ng mga tao. No? Pagprangka ka, salbahe ka na daw. No. Hindi yun. Hindi yung pagprangka ka, na pag kunwari, may abusive na tao at prangka ka, nagalit ka kasi may abusado. No, it's not yung salbahe, yung mga gumagawa ng scheme, kapulisyan, mahilig mo yung ganyan. Yung ginagawa ng kapulisyan, yung mga salbahe. Yung mga ng rape, yung mga gumagawa ng crimes, yung mga gumagawa ng, alam nyo na, masasama.
pangulam, yan ang salbahe. Pag mangkukulam pala, wala na yan. Wala yung pag-asa yan. Makapasok pa sa paradise. Ito na yun. Babaguhin na mundong to. Ito na yung paradise ng God. Accept naman or hindi, ito ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Right? Tama ba yun, angels? Yeah. Yun daw ang totoo. Kaya kahit tayong mga tao, hindi tayo pwede magpa-special special kasi we're just human beings. So, ayan. So, mapapalad yung mga mapipili na titira ulit dito sa mundo to. Katulad nung sa Noah. Sa Noah, yeah. Inu-e, no? Yung mga napili na muling titira sa mundo to, ayun. Yun na, muling ano, nabuhay. Diba? Mga sinave na yun. Yung iba vanished. Kasi mga foolish. Wala na. Sana pa yung kaluluwa ng mga yun. Ng mga namatay sa anaw. Naging lagalag na espiritu na ba yun? Naging lagalag. Yeah, naging lagalag na espiritu na yun. Hindi ba nag-reincarnate yung mga yun? Hindi daw. Wala na yun. Kasi mga foolish naman yun. Baka nandito lang sa mundo, no? Gala-gala, luluwa nila ba? Ganun. So, yan. Malaki ang langit. Kita niyo, lalaki ng... Malaki ang langit. Siguro yung universe na yan, yun yung langit. Universe. Kaya lalaki nga ng anghel, guys. Lalaki. Hindi para basta-basta. Kalaki. Lalaki. Sipin niyo yan. Hindi kakasya sa mundo to. Lalaki niyan. Ay, nako. Tao lang talaga nandito sa mundo. Ang pwede. Tulad ng mga seraphim. Yung anyong dragon nila, yung naiiwan yan sa, ano, sa langit. Anyong tao na yung pagka pupunta sila dito sa, ano, sa lupa, mga remisyon, or pag-uwi-bisita. Yun ang alam ko. Naiiwan yung anyong dragon nila doon sa langit. Lalaki niyan. Tapos, yun na, yung form na tao, yun na yung form nila. Pag nandito sa lupa, pag pupunta sila dito. O pag may mission, mga ganun. Sa lalaki nga yan. Isang kahampas ka. Buti ko hindi tunaw. I-challenge yung anghel. Sipin mo mga taong ano, no? Ano pa kayo pag-anghel yung mga yan? Baka malala pa sa ay satanas yung ugali ng mga believe talaga ako sa kapurulan ng utak ng mga yan. Kain tayo, guys. Kamuting kahoy. Inukay na nanay ko kapon. Taniman nila. Taniman nila, guys. Ang masusin, wala sa mabait yan. Naimpase. Kasi mahayop. Kahit langgam. Ano, malanggam. Buti ang kulooban, di may mong budhi. Di mapanghalit, matulungin pa. Ano mga darating sa'yo? Chosen one, ano ko haan dito, guys? Chosen one. Pero hindi ka dating ang chosen one. Bite ka ng isura.
Sambal. Hindi lang mabait nga sa harap ng iba. Plastic yun. Basta yung totoo. Yan. Saka yung may mga gagalit sa lang, sabi mo ng tao yan. Saka mababalas yan. Kulta mo, kinurse. Kinurse na ng God yung kaluluwa ng mahal. Kinurse na sila. Gusto ka pa i-challenge. Kahit anghel ba sino-challenge, gusto i-challenge naman yan ko. Gusto niya i-challenge kung kaya. Sipa mo yan. Natura lang. Kahit gaziro challenge sila. Kung may kapangyarihan sila. Tarantado. Kaya sa mga magkukulang. Mga foolish na mataon. Mga ano, sakin na eh. Foolish. Ewan ko, tawag yun. So ito na lamang guys for collective reading. So mabaguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.